What's up mga pare ko? And ngayon na nga natin ikakabit yung ating Max, yung ating RB5 Gold. Yan, nagsasakyan na lang ako kasi gusto ko ako lang yung magkabit sa kanya, doon kay Bitoy. Yan, so yan nga, daladala ko. And meron nga rin pala ako gustong i-share sa inyo. Ito yung nabili kong tire valve. Yan, P2. Ang problema, hindi ko na ikabit. Yan. Siyempre, pumili na ako ng magandang tire valve. Ang nangyari, hindi pala sa kanya pa pwede. Eh, maliit pala yung diameter, yung butas nung mags ng RB5. So, ipakita ko sa inyo. Kahit ilaw. Okay. Ipakita ko lang sa inyo. Nasaan na ba yun? Ano makita? Wait. Ayan, mga pare ko. Ito yung tire valve na sinasabi ko sa inyo. Ordinary na lang yung naikabit ko. Ayan. May naging problema pa pala dito. Sa unahan, wala siyang problema. Yung sa likuran ng nagkaroon ng konting-konting problema naman. Pare ko, kung nakikita nyo. Grinder ko yung valve na to. Yung pito. Kasi bilog siya, hindi kasya dito sa mismong groove na to. Yan. Grinder ko yung gilid. Yan. Grinder ko. So wala kasi ako makita dito sa amin na racing boy na tire valve o yung pito. Kaya pinalitan ko muna ng ordinary lang. So sayang nga ito eh. Hindi maikabit kasi malaki yung diameter nito. Yan o. Yan, malaki. Yung sa racing boy pala na mags, iba, maliit lang. Okay lang yan. Ikabit muna tayo ng ordinary lang na pito. So ayun mga pare ko, ipapakabit ko lang yung gulong natin sa mags. Then yung kabit natin kay Bitoy. So ayun mga pare ko, naghahanap lang tayo ng automatic na tire changer para naman na maganda yung lapat tsaka hindi magasgas yung syempre yung mags natin, di ba? Bago-bago, magagasgas lang pag pinasikwat. Ayan. Alright mga pare ko, update ko kayo. Sana yung RB8 eh. Oo, bigat. Mabigat yung RB8. So yan mga pare ko, ipapakabit lang natin. Nakabit kami kuya. Laking gulong nito. Big bike. Mags ng kotse. Ah, custom. Oo. Pinatanggal yung gitna, tapos pinutasan ko lang, tapos nilang rayos. Makana ka pala ng ganyan boss, ano? Dahil po naman dito. Ito pala. Yep, makarap. Bogey yung binubuo niyong bit na tabas, ha? Ha? Bogey. Okay lang. Ito ba saan ka na siya? Ha? Yun, pwede na natin kabit yung mags na pinakabit natin yung gulong. Yan, yung RB5. So makakabit na rin natin. Ang problema pa ngayon, umuulan. Hindi pala ulan, ambon pala. Dapat nga hindi ko na ikakabit kasi na may masamang panahon. Sabi ko paninindigan ko na kasi nandito na rin ako. Paninindigan ko na siyang ikabit. So ayan yung setup natin mga pare ko. So last day ng stock mags natin ngayon. Yan, meron na rin tayong hub and mile. Yan, hub and mile. Siyempre, lubricating spray para dun sa nut natin sa may rear. Kasi matigas pa yon. And then, kung may napapansin nga pala kayo. Yan. Wala na yung sticker natin, di ba?
So, yan yung sinasabi ko sa inyo na concept na gusto ko para kay Bitoy ngayon. Yan, wala na sticker niya, puro emblem na emboss na lang yung kinabit ko. Yan. So, emboss yan mga pare ko. Yan. Black and gold. Yan. So, ayan, tignan nyo muna. Para naman makita nyo rin before natin tanggalan ng mugs si Bitoy. Sa mga nakakakita nga pala sa motor na to, and pag nakita nilang gamit ko, sinasabi nila nagpalit daw ba ako ng motor. Kasi nga akala nila nun kulay pula yung motor ko. Nagulat sila bakit kulay itim na yung motor ko. Yan. And ito nga pala, may nilagay din tayo. Yan. Pang Honda Beat talaga yan. And nilagyan ko na rin siya ng gold bolts. So ayan, kabit na natin yung mugs. So yan yung pagkakaiba ng Honda Beat natin ngayon. So ayan, tabi lang natin yan. Then umpisa na natin yung pagbabaklas. Saan ko ba itatabi tong mugs? Siguro dito na lang. Yan. Yan, kung nakikita nyo nga pala, basa pa yung damo. Kaya nga tinamad na rin ako, sabi ko, huwag na kaya. Kaya lang, sige na, panindigan na lang. Kaya bigla na lang kasi sumasama yung panahon. So yan, ito yung half in mile natin. So yan mga pare ko, pisahan natin. And meron na rin ako pala ituturo sa inyo. And kung napapansin nyo, naka center stand sya. Yan. Siyempre tatanggalin natin yung tambucho. Yan, tambucho na to. May 10mm na nut yun para sa tambucho natin sa may elbow. Eh ang problema, ganito lang yung pambaklas mo. Yan, ganito kahaba. Ang magiging problema mo, paano mo siya tatanggalin? Eh, hindi naman kasya yan. May proper yan na paraan para matanggal natin yung bolt nung sa tambucho. Yan. Igaganito lang natin yan. So pare ko, ito ang silbi talaga nito ay para maging support sa pagtinagilid mo yung motor. Yan, napakita ko sa inyo. Ganyan yung forma niya, igaganon mo lang. Kunwari naka-stand, igaganon lang natin yung stand, ibababa. And then itatagilid mo lang siya na ganun. Yan. So, yan mga pare ko, mapapansin nyo. Nakasupport lang tong center stand natin. Nakala natin tapakan lang. And then tong side stand. Yan, kung makikita nyo naman dito, pagka-trinayin nyo to, pwede na siya. Yan. Pasok na siya. Ayan, mga pare ko. Mapipihit nyo na rin. Ayan, konting usog na lang, mapipihit nyo na rin. Ayan, o, kasya na siya. Pero hindi natin gagamitin yan. Ito ang gagamitin natin, itong maikli. Dahil meron naman talaga akong binili para dito. Ayan. Kasyang-kasya naman siya. Ayan, ito yung gagamitin ko, mga pare ko. So, let's go. So yun mga pare ko, gamit lang tayo ng lubricating spray. Yan. So napalamig ko na yung makina natin. Mga 1 hour ko na rin ata na napalamig. And then, spray na natin yung nut dito sa may rear mugs. Sprayan na natin. And then, sprayan din natin ng konti dito. Yan. Lalo masama pagka in-sprayan mo dyan. At least kahit pa paano, nakakatulong pa yan para mapalambot lang yung pagpihit natin. So yan, habang pinababad natin itong rear mugs na to, yung nut. And baklasin na natin itong tambucho muna. Ito unahin natin. Kasi pagka inuna natin tanggalin itong nandito yung sa may support, eh baka mapersa yung bolt dito. Ng pang suporta. Kagandahan ng nakatagilid siya, yan di kahirap. Mas madali mong na-access yung mga bolt dito. Di kagaya naka-center stand ka lang. So ayan, oh, kahit anong gawin mo naman dyan, hindi naman yan babagsak dahil may support dito sa may yung bakal na support dito sa may center stand. Napakagaan. Di siya masikip pihitin.
ba yan? Di kasya. Ito na lang. Eh. Bila naman. Lagutukan pa. Ngayon lang kasi nabaklas to. Ito naman tayo sa rear nuts. So yun mga pare ko, kung wala kayong sakit, walang problema yan. Gamit lang kayo nitong combination na 24mm. Yan, 24mm. Pero kailangan nyo rin ng rubber mallet or kahit anong pamukpok na pwede nating ipukpok dito. Huwag naman sa ulo ah. Ilagay lang natin yung 24 dito. Yan. And i-handbrake natin. Di ba may handbrake si Bitoy? Yan, di na siya gumagalaw. Ilagay lang natin dyan yung combination na 24mm. And then yung rubber mallet natin. Alam kong matigas to. Ito, pwede mo rin gawing extension pag ganun. Kaya lang medyo matigas. Eto, tingnan nyo kung gano'n lang siya kadali pagka rubber mallet. Or kahit anong pamukong kahoy, pero kung may rubber mallet kayo, rubber mallet gamitin nyo, mas maganda. Yan, pupukin na natin. Ito yung pupukpukin, hindi kamay ah. O diba, andali lang. Andali niya lang pupukin. Mas madali. Yung iba nabibilog to. Yan ang paraan kung wala kayong sakit. Basta may combination lang kayo, napakadali lang tanggalin yan. Ayan mga pare ko, tanggal na natin yung nut nitong rear mags. Siyempre laking tulong na rin yan ng lubricating spray. Kobe baka naman. Pero kung may WD-40 kayo, pwede rin naman. Tanggal na mga pare ko. Yan, ito na tayo. Tatanggalin na natin yung mags. So nga pala, minsan pagka na hindi natatanggal yung mags or pagka tinanggal nyo siya ng mahigpit, huwag nyo persahin. Luwagan nyo na lang yung preno para matanggal sa pagkabuka yung brake pad sa loob. Kasi minsan talaga hindi natatanggal agad dyan. Kasi syempre may groove na tong mags kahit papano. May kanto na yon. Kaya pagka ginanun mo, hindi siya agad siya natatanggal. Kaya need nating i-release yung brake arm. Pero try muna natin tanggalin kung matatanggal. Pero kung hindi, saka natin i-release. So gaya niyan, matigas. I-release natin yung brake arm. Yan, luluwagan lang natin to. Natin. Okay. Yan. Tanggal na itis. Yan mga pare ko, tanggal na natin yung rear mags. And linisin lang natin ito ng konti. Ayan, linisin lang natin yan yung brake pads. Ayan mga pare ko, tanggalin lang natin yung brake pad.
para malinis na maganda. Kailangan natin lihain yung mga brake pads natin, mga pare ko, kasi para lumitaw tong pinaka brake pads nya, kasi kung makikita niyo dito sa kabila, black to, so ibig sabihin puro carbon na yan. Kailangan natin palitawin tong mismong brake pad para makapit ulit. Ayan mga pare ko, tapos na, malinis na yung brake pads natin saka mismo yung shaft nung sa mags natin, malinis na. Ayan, pwede na natin kabit yung mags. Alright, malinis na. Excited na ako. Okay. Salpak. So, make sure nyo lang na tama yung pagkapasok nitong mga shaft na to. Wait, wait. Hirapan na kes. Yun. Wow. Okay mga pare ko, ito yung ating washer. Linisan muna natin yung pinakadaanan ng nut. Siyempre yung bolt. Saan ba yung bolt? Yan. Sunod naman natin yung unahan. So ikakabit ko lang yung tambucho. Ayan mga pare ko, tapos na natin yung rear. Ayan, dito naman tayo sa unahan. Sa front mags naman tayo. Naman ang tatanggalin natin yan. So bago natin punutin, maglagay muna tayo dito ng pampatong kasi baka bumagsak. Ayan, pwede na to. Kaya natin siyang punutin ngayon. Front mags, napakabilis lang tanggalin. So yun mga pare ko, hindi na napala natin magagamit yung mga bushing na to, yung stock bushing ito, kasi meron tayong ikakabit na iba. Yan, tabi lang natin dyan itong hub and mile. Yan. Siyempre para partner kulay golden. Alright, so hindi na natin ito makakabit. And meron lang pala akong bago ko makakalimutan sa inyong sabihin. Yan. Yan, kung nakikita nyo mga pare ko, merong dust seal to. Yan, dust seal na yan. Yan. Yung dust seal na yan, kung anong laki dito sa dito, ganun din dito sa kabila. Yan, ganun din ang laki. Yan ang pinagkaiba ng RB5. Yan. Yung RB5, yung dasel na stock kasha rito sa may bandang kanan. Ang problema dito sa kaliwa. Yan. Sa kaliwa mas malaki. So ang nangyari, hindi ko makabitan or wala akong makitang dasel dito
sa may bandang kaliwa nito kasi nga mas malaki to kaysa dito sa kabila. Ito naman kasi kasha yung stock. So walang problema, umorder na rin ako, so hindi pa dumarating. And siguro ikakabit ko na lang pag dumating yung para dito. Pero ang in-order ko mga pare ko, dalawa. Para in case na ano mangyari, may pamalit pa ako. Pero may gagawin akong DIY para magkasya rin siya rito. Baka maglagay na lang ako ng something na kaya magpatorno ako. Para lang mailagay yung stock din na dasil. Kasi wala talaga makitang dasil nito. So ngayon, ikakabit ko lang ng walang dasil. So may hub and mile naman siya, nakatakip. At saka yung hub and mile na to, may rubber din siya. Nasapok lang dito. O kasyang-kasya. Yan o. Yan. Yan. Kasya naman siya. So wala rin makakapasok kahit papano na likabok. Pero lalagyan ko pa rin ng dasil lang pag dumating. So yun, kabit na natin. Ayun nga pala, nakita nyo, nakakabit na yung disc plate. So kinabit ko na yung disc plate, tinanggal ko na siya rito. Kasi para nga ako pag kinabit ko yung mags na to, diretso na. So yan, nakakabit na siya. Ito. Yan. Then ipasok tong display dito sa caliper. Kalimutan tong bushing. Agoy nayayamanin. Ilagay naman natin itong isang bushing, yung hub and mile. Okay. Yan, okay, nagagalit na natin mga pare ko. So barit na natin yun yung nut. Yan, tapos na. Sobrang bilis lang pag nasa unahan. Yan mga pare ko, nakikabit na natin. Hub and mile. So yan. Ayos, pogi. So yan mga pare ko, yung pinalabasan ng ating pagpapalit ng RB5. So yan, ligpitin ko lang yung kalat and then yun, pakita ko sa inyo yung final natin. Alright mga pare ko. Pare ko, tapos na. Nagabit na natin yung mags. And yun, happy ako dahil nakita ko siyang pogi na. And then yun nga, maganda yung kinalabasan ng RB5 dito sa concept na gusto ko na black and gold. So yun mga pare ko, sobrang happy. Yan. And yun, hope na nag-enjoy kayo sa video na to. Ang init. Siyempre, tinapos ko lang talaga. Dumi pa ng kamay natin. And yun mga pare ko, siyang DIY tech nga pala. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na, like, share, and comment. And yun, sana nag-enjoy kayo. So yun mga pare ko, ride safe. Pogi mo na talaga.